Pero sa tingin mo, hindi mo alam mo yung gagawin niya? Posible naman, hotel na yun, nakikita mo may sugo. Nang may ano ba nang sa bukid, may sugo ba? Wala man. Ewan ko, but sa langaw. First call natin sa mga linya. Ano pangalan mo ulit, ma'am? Mary Ann Capile, DJ. Si Mary Ann Capile. Ilang taon si Madam Mary Ann Capile? 34, DJ, 34. 34. Ilan yung ano mo, yung anak mo, ma'am? Tatlo. Tatlo. So gusto mo mag-share ng love lines mo dito sa amin sa OFW Emotion, ha? Siyempre. Oh. Mag-share man ako. Oh, hindi ka pa nakaligo? Hindi, nakaligo kanina umaga. Uy, tapos natulog ka ulit? Kanina ako umaga na nang naligo tapos nagpunta man sa ano, bukid. Ah, sa bukid. Ah, pumunta ka na ng bukid tapos umuwi ka. Pagka-uwi mo, nag-ano ka na naman ngayon? Inaabangan ko yung programa mo. Oh. 34 year old ka. Ano yung mga karanasan mo? Dalawa yung anak mo. Si Mr. Anong trabaho ni Mr. Ma'am? Tatlo yung anak ko, DJ. Tatlo. O si Mr. Mo, anong trabaho ngayon ni Mr.? Ano siya? Andon sa ano ngayon? Andon sa Manila ngayon na construction. Ay. Malayo naman dito sa Maynila. Nagko-construction worker. Oo, nag-construction siya kasi hindi naman kasi sapat ang kita na nga dito, DJ. Aha. Uh-huh. Oo. Saan dito sa Maynila nagko-construction worker, ma'am? Dando sa may Ortigas, DJ. Sa Ortigas? Saan banda doon? Mga building ba doon? Sabi niya, Ortigas eh. Wala, baka iba yung kino-construction noon. Iwan namin, DJ. Hindi ko alam kasi ang... Layo ko sa kanya eh, nag-cellphone lang kami ng long distance eh. Wala, yun na kasi ano, pag malayo talaga. Familiar yung mukha mo, nakita na ba kita? Baya, nakita mo na ako nung ano, nung nagsali ako sa ano. Mga lawa ko na to. Kaya nga eh. Ah, so pagkatapos... ikaw may tatlong anak ngayon. Ilang taon yung panganay mo? Ano, 13 yung panganay ko, tapos yung pangalawa na 11, tapos 9 yung pangatlo. Ah, mabuti din na nasundan kasi malaki na yung bunso mo. Paano kasi DJ masundan eh, wala man ang magpanday. Wala man naman magpapanday kasi iba. Kailan pa po ba si Mr. dito sa Maynila nagtatrabaho? Pa? Kailan pa si Mr. nagtatrabaho dito sa Maynila? Ano siya nag-umpisa? 2015 siya nag-umpisa. Ang tagal ang construction nila. Ano yung mga kondominium? Tag-sampung taon matapos? Limang taon? Hindi. May ano yan, DJ. Mayroong... Ano lang siya, yung nangamaliit na kumpanya lang siya ba? Tapos pag nangamatapos ito sa kabila, doon naman sila sa kabila. Parang ano lang din ba? Ganun. Construction doon daw sila eh. So ngayon dyan ka sa may Leyte, ano yung trabaho mo ngayon dyan? Ay siyempre yung iniwan niya na bukid. May bukid. Ano yung mga tinatanim niyo sa bukid ninyo? Yung dalinghoy, kamote, tapos yung ano, ang bisol. Ano yun? Yung ano ba yung gabi yan dyan sa Maynila eh. Yung ano ba laman ng gabi. Gabi, upo. Ay, kasi pag ano, pag ganito ano, pag siyempre pag magtanim ka o magbunot ka ng kamuting kahoy, yung balinghoy, siyempre maalala mo yun. Balinghoy. Pag makita mo yun, naalala mo si Mister. Hindi ah. Bumibili ako, DJ, ng hotdog. Doon ako na siya naalala. Mahilig ka pala kumain ng hotdog? Eh, siyempre, DJ, yan ang kinakain ng mga anak ko pag tuwing nag-school, hotdog at saka itlog. Ganun. Sumali, yung mga anak mo, hinahatid mo pa sa eskulahan, hindi na? Hindi na, kasi ano na lang sila. Sila na lang. So sige, simulan natin ang kwento mo.
ilang taon ka nung makilala mo ang first love mo? Digital Love Box. 20 ka nung nakilala mo yung unang pumasok sa AA. Ganon. Oo. 20 year old, hindi ka na nagtatrabaho ka na nung nag-aaral ka pa. Nagtrabaho na din ako sa Manila, DJ. Nagpunta ako ng Manila. Ah, saan dito? Nagpunta ako sa Manila. Ano yung edad ko? 17. Ah, 17. Saan dito sa Manila? Anong trabaho mo? Ano? Maid lang po, maid. Sa loob ng bahay. Maid sa araw. Maid wife sa gabi. Wife sa gabi. Ah, ha, ha, joke lang ah. Midwife yun. So pagkatapos, namasukan ka dito sa Manila, edad mo 17. Oh, nagtrabaho ka bilang katulong or helper sa loob ng bahay. And then, nakilala mo yung lalaki. Itong asawa mo yan mismo? Oo, yun na siya. Langa siya ang first love ko, DJ. Wow, social ha. Swerte ni mister. Siya talaga unang pumasok sa AA. Siyempre, DJ, wala nang iba. O, so tapos, habang namasukan ka dito, edad mo 17 anyos, namasukan ka dito sa Manila. Saan dito sa Manila, ma'am? Doon sa loob ng New Era University. New Era? Dito sa Quezon City? Ah, hindi. O, sa Tandang Sora. Ah, sa Tandang Sora yun. Ah, malapit sa St. James. O yata, o. Ewan mo, nabot sa langaw. So tapos, inamasukan ka, tapos, paano mo nakilala si Mister? Paano kanya napasukan? Alam, first time ko ba nagpunta diyan sa Manila. Ano, sabi ng amo ko, nung isang buwan ako sa kanila, sabi niya, "Oh, pwede ka na mag-day off, siyempre." Ano eh, nang kailangan mo rin mag-day off eh. Mm-hmm. Tapos yun na namin pinupuntahan na mag-day off yung circle, eh, siyempre marami yan diyan eh. Oh, dito lang. Oh, so tapos nung first time pa, wala, nang hindi pa nakita yung first love nung ano na, hindi, nung isang taon na. Sino yung kasama mo, sino yung kasama mo every time na magka-day off ka? Yung ano ko rin, yung kapitbahay ko rin din na ano din, katulong din. Ay, so dalagang dalaga ka pa, no? Dalagang Pilipina, kasi Bisaya, no? Galing ka pa sa may, anong tawag? Anong lugar? Galing pa sa Leyte. Sa Leyte. O so tapos, edi gala-gala kayo ngayon sa may park o doon sa may circle. O tapos anong ginagawa niyo doon? Sumasakay sa duya, nag-slide-slide? Ano? Ano ginagawa niyo pag gumala kayo doon? Wala lang. Tingin-tingin lang doon. Tingin-tingin lang. Hanggang iba na yung natingnan. Oo. Nakita niyo yung mga mag-shoota doon na natutulog yung lalaki sa salakangan ng babae. Mga ganun. Oo, yun. Dating place kasi ano? Pagkatapos sabi naman, ano ba yan, ganito ba yan dito? Sabi naman ng kasama ko, eh syempre kaya nga circle eh, kasi andito yan lahat yung magbo-boyfriend, sabing ganun. Sus, kaya pala eh. Tapos syempre, sa isang buwan, isang bisis nang ako mag-de-off, kasi bawal yung ano eh, kasi maubos yung pera, DJ, pag lagi-lagi ka nag-de-off. Ay, magkano pa naalala mo yun? Kasi ilang taon ka noon? 17, ngayon 34. 17 years ago na. No, 17 years ago na. So, magkano sahod mo noon sa isang buwan? Ano lang yun eh. Yung natandaan ko, 1.6 lang yung DJ. 1.6 lang? Kasi bagay. Mura-mura yung bilihin pa nung time na yun. Kasi dati, sabihin mo, may 5 piso ka, makakain ka na yata. Ay, hindi naman, no? Mga 20, makakain ka na ng marami. So tapos, edi once a month ka lang nagdi-day off, ganyan. So tapos, ano sunod na nangyari? Ano, nung 10 ko na nakapag-day off, mayroon na ako din nang nakita ulit dun sa circle. Ulit. Sa pang-10 day off mo na. Ibig sabihin, 4 na 10 buwan ka na dun. Dito sa Manila. So tapos? Tapos nung ano, siguro parang ano na ako doon, parang natandaan na ako ng mga lalaki doon ba? Na ganito, monthly pumupunta yan dito, parang ganon, oo. O so tapos? Pag tuwing di off, pumupunta yan dito, tandaan ko tong mukha na to, sinasabi niya siguro ng ganon ba? Pagkatapos, nung ano, nag-ano siya sa akin, nag-ano, nag,
lapit siya sa akin. Sabi niya, Miss, pwede ba ako mangingi ng number mo? Eh, wala akong cellphone nun. Di ba ako nakabili? Sabi ko, bigyan na lang kita ng ano ba yung landline. Wow, yun di walang cellphone pero may landline, ha? Na sinasabihan ko siya, sabi ko, ganitong oras huwag kang tumawag kasi nagkasi yung amo ko andyan, baka mapagalitan ako. Binibigyan ko siya ng oras. Ay. Sino ito? Yun ang asawa mo? Yun ang asawa mo? O, yun na siya. Aba, siya na yun. Paano yun? Paano mo nakilala yun? Talagang lumapit sa'yo, ganito, hi miss, ganyan, pwede makakipagkilala. Apat sila, DJ, apat sila, apat. Apat na lalaki, oh. Tapos sabi na, nangasabi ng apat, sabi niya, kung sinong makauna sa babae na yan, ng ano tayo niyan, pustahan tayo, sabi niya. Kung sinong makauna, bigyan niyo ako ng 100. Eh, yung isa na nakasama ko ngayon, parang ano siya ba, parang, ang ano ng mukha niya, parang, ewan, hindi ko alam. Yung asawa, itong asawa mo, itong asawa mo. Opo, ano siya, lagi siya naka-smile eh. Lagi siya naka-smile. Ay, ganyan, naka-smile. So tapos? Hindi lumapit sila, lumapit silang apat sa'yo, ganyan. Ah, tapos? Hindi pa siya. Tapos biglang nag-ulan. Eh, yung nagpayong ako, nagpayong. Alam nga naman yung apat na lalaki, doon sila sa isang payong. Eh, siyempre, isa lang. Siya yung nakauna doon sa bayan. Sabi niya, Miss, papayong ha? Kasi ulan eh, baka mabasa ako. So tapos, hindi nagpayong. Dalawa kayo sa payong habang umuulan. Yan. Pagkatapos sabi niya, punta tayo sa kubo kasi baka mabasa tayo. Sabi niya. Sa kubo. Tapos nung pumunta kayo sa kubo, lumipat kayo dun. Sabi niya, nang ano bang gusto mong merienda? Sabi niya ganun. Libre. So tapos? Nga siyang nagyaya eh. Di siyempre libre yun. Ako yung magyayaya, ako yung nililibre. Kasi kung... tapos siya naglibre sa'yo, ganun. Tapos? Pagkatapos, di siyempre mayroong ano eh, yung nagkita kami alauna ng hapon. Pagkatapos sabi ko kailangan alas 4 uwi na ako sa amo ko kasi yan ang time na binigay sa akin. Pero hindi, umalis kayo, nagpayong kayo, pumunta kayo ng bahay ng kubo. Tapos bumili kayo ng merienda. Ano binili niya sa iyo? Yung binili niya sa akin, DJ, yung ano lang eh, yung tinapay na may spaghetti. Tinapay na may spaghetti. Yung buns na pinapalamanan ng spaghetti, yun ang inanon niya, yun ang binigay niya sa akin. Oh, ano yung pantulak niyang binili? Mountain Dew. Mountain Dew. Alalang-alala pa, no? 17 years ago na. At tapos, edi kumain ka ngayon, tapos may pantulak pa, ganyan-ganyan, with matching titig-titig pa sa mata niya, ganyan. Siyempre, yun talaga. Ayun, tapos? Na yung merienda, siyempre nag-usap-usap. Sabi niya, ilan kayo magkapatid? Sabi niya, ng taga saan ka? Ganun, parang ano na siya ba, nagtangtang na siya sa akin, taga saan ako. Tapos sabi ko, taga ano ako, taga Leyte ako. Pagkatapos, sabi niya, mga pang ilan ka sa inyo? Sabi ko, ako po ang panganay. Sabi niya, ganun, usap-usap lang. Pagkatapos siya, sabi niya, ako pala, wala ako sa pangalan. Apat daw silang magkapatid. Siya daw ang bunso. Siya yung bunso sa pang-apat na kapatid. O tapos? Tapos sabi niya, ay salamat, nakita. Sabi ko, ano? Nakita mo na ako. Sabi ko, bakit? Sabi niya, parang ikaw na yata yung ano eh. Yung panghabang buhay ko. Sabi niya, ganun. Eh, malay ko ba? O tapos, sa araw lang mismo na yun ang sinabi niya sa'yo, ha? Habang inaantay niyo alas 4 ng hapon. O, kaya nga ako, DJ, lagi-lagi ako nakatingin sa relo ko eh. Tapos? Wala pa naman akong bahay sa Manila eh. Kung hindi ako pauwi ng amo ko doon, saan ako makatulog sa kanya? tapos, ano sunod nangyari?
Tapos sabi niya sa akin, wala ka palang cellphone. Sabi ko, wala. Wala nga akong cellphone kasi wala akong pera pambili ng cellphone kasi ano ko muna yung nga pamilya ko kasi wala silang pera doon. Kailangan kinsinas katapusan, lagi ako magpapadala sa kanila. Sabi niya, paano tayo magkuntakan? Sabi ko, sulat ka na lang, ihulog mo sa LBC. Meron naman LBC. Sabi niya, ay, laki naman ng bayaran. Bakit? Ikaw, dyan sa may circle, dyan ka sa may tandang Sora, tapos siya, saang lugar? Malapit lang din siya, DJ. Doon lang din siya sa Katipunan, Quezon City. Ang lapit eh. Oh, so tapos isang sakay lang. Oh, tapos? Hindi naman, dapat naman masyal na lang siya sa'yo. Kahit magtapon ka na magsura doon, kahit makita ka man lang, ganyan-ganyan. Oh. Tapos sabi niya sa akin, ano na ba, kita na? Sabi ko, grabe ka naman. Isang araw pa, tayo na. Sabi ko gano'n. Pakiipot mo na din, diba? Pero gusto mo na rin siya, gusto mo na rin sana. Kasi hindi ko pa siya masyado nakilala eh. Mm-mm. Pero una kasi makikita mo yan sa isang lalaki kung may chance sa'yo eh, no? Kumbaga, pwede to. Type mo rin, kumbaga. Type mo. Type. Oo na, Gigi. Parang ganun na nga, pero hindi ko pinapakita sa kanya. Ay, talagang hindi mo ipapakita yun sa kanya? Kasi ano, baka sabihin nun, hindi pa nga siya nanligaw sa'yo, ipakita mo na. Ipaamoy mo muna sa kanya bago ipakita. Oh. Joke lang. Oh, tapos. Oh, ngayon. Pagkatapos na, siyempre, ang bilis ng oras kaya DJ. Sabi ko, nga 3:30 na. Sabi ko, na lang, kunting oras na lang, uwi na ako ha. Sabi niya, sige eh, hatid na kita. Sabi niya, ganun. Bilis ah. Oh, tapos. Tapos sabi ko, huwag na kasi baka magalit yung amo ko. Sabi niya, ganun. Sabi niya, dyan na lang ako sa gate. Hindi naman ako mapasok sa inyo. Sabi niya, ganun. Tapos, hinatid ka. Sige, hatid niya ako. Hatid niya ako. Oh, pagkatapos nung naghatid siya ako, mga alas 7 ng gabi, nagtawag siya. Tawag sa landline ba? Kasi wala pa naman akong cellphone nun. Kring! O tapos? Andiyan yung amo ko sa may sala. Oh. Sabi na nga, oy Mary Ann, may cooling ka. Lo? Ano yan sir? Sabi niya, ay ewan, hindi ko alam. Sabi nga nun. So, pagkatapos, nung nagkasagot ko, sabi ko, hello? Sabi ko, ay, wrong send ka, wrong number ka sila, Mary. Ayoko magsalita. Wrong send. Teka lang, pero si Mr. Mo, nung makilala mo yun, ano trabaho niya? Saan siya umuwi doon? Ano din siya, construction din siya nung mula kami nakita. Ha, nagko-construction din. Ilang taon ba si Mr. Mo nung time ikaw, 17, siya ilang taon? Ano, siguro nasa mga, ano lang kasi yung taong agwat namin, DJ, pito? Ah, pitong taon? Sino mas maedad sa inyo, ikaw o siya? Siya. Malay ko, baka ikaw 17, tapos siya 10 taon pa lang. ikaw 17, pagkatapos siya mga 24, ganyan. Mga ganun, siya. Opo. At sa pagkatapos, edi, saan siya nagsistay doon sa Katipunan? Doon din sa kapatid niya. Mayroon din siyang kapatid doon eh, babae. Mayroon na rin ng pamilya yung kapatid niya doon, babae. Ah, mabuti may landline siya. Siguro nag-bumili, 5 pesos, 3 minutes, parang ganon. Para makatawag lang sa'yo. Nangadoon lang daw siya sa tindahan. Doon siya sa tindahan tumatawag. Nagbabayad lang daw siya. Ay, sayang. O so tapos sabihin mo, wrong sin pa. Wala yung amo ko, andyan man sa sala. Ay, subali, natakot ka ba? Kaya sabihin ni amo mo, binibigay itong meron dito sa bahay para makatawag isturbo. Baka ganun, ano? Ganun, oo. Kaya sinabi ko na lang wrong send. Wrong send. Okay.
ano na kaya ako, DJ, para nataranta ako ba? Kasi andan yung amo ko, eh. Nabigyan ko sana, nasabi ko na, ay, sorry, wrong sense. Sabi ng amo ko, bakit wrong sense? Mabuti kong text yan. Oh, eh, tapos, ano reaction ng lalaki na yun? Siyempre. Wala na siya nag-ano, wala. Wala na siya nagtawag nung Monday yun eh. Tapos alas 8, so wala na yung mga amo ko. Mm. Tapos yung ano ko din, yung siya din, ando na din siya sa trabaho. Ayun lang. Tapos mga alas 10, snack yan nila eh, mga alas 10, magmimerienda yan sila. Pumupunta yan siya doon sa may ano, pumupunta yan doon siya sa may tindahan. Tumatawag siya alas 10. Tumatawag sa'yo o ganun kasi ikaw lang natira sa bahay, ganyan o. Ganun. Ako lang ang natira. Di syempre makatawag siya kasi yung amo ko kasi mga alas 5, alas 6 na sila umuwi eh. E di tumawag siya sa'yo o tapos ano pinag-usapan yung dalawa? Sabi mo, bakit sinabihan mo ako na wrong scent? Strong number, ano ka ba? Sinabi ko lang yun para hindi kita makausap muna. Dito yung amo ko sa may sala. Sabi ko ganun, sabi na kaya pala eh. Sabi ko sa mga galang oras, huwag kang tumawag, alas 7 ng gabi, huwag kang tumawag. Andiyan na yan sila, nagpapakinga. O tapos, to make the long story short, ano pa paano nag-umpisa na naging kayo ni Mister? Nung nagiging kami nung December 25, 2005. December 25, 2005, sinagot ko na siya. Wow. Matagal yung panligaw niya sa'yo. Matagal-tagal din, DJ. Kasi natakot man din ako sa kanya pag ano kasi, di ba, hindi alam yung mga lalaki ba? Mm-mm, ganun talaga yung mga lalaki. O sa tapos? Pagkatapos sabi niya, pwede ka nang sumama sa bahay ng ate ko? Sabi niya ganun. Sabi ko, o bakit? Ano ang gagawin natin doon kung magsama tayo? Sabi niya, wala lang, ipakilala lang kita sa ate ko. Sabi niya ganun. Yudi. Siyempre, mayroon na akong cellphone noong 2005. Mayroon na akong cellphone. Nakabili ka na? Anong cellphone mo noong 2005? 2005, nakabili ako ng cellphone yung ano, mayroon pa yung 5110. 5110, yun? Yung may sungay. Sungay. 5110 nga, o yun din cellphone ko dati. O tapos? Nagtawag ako sa amo ko, sabi ko, sir, hindi mo na ako makauwi ngayon, sir, ha? Bukas na ako na madaling araw makauwi kasi pagka-Lunes kasi may pasok yung mga bata eh. Hala. Oh, tapo. Eh, di, pero alam na ng mga amo mo na may boyfriend ka na, sinagot mo na yung lalaki. Alam nila. Oo. Oh, yun alam nila. Pero ikaw, alam, ilang taon ka noon? 18 na. Ano na? 20 na. Panligaw sa akin mga ilang taon din. Ah, matagal yung panligaw niya? Ilang taon yung panligaw niya sa'yo? 18, 19. Dalawang taon, magtatatlo. Grabe, no? Makalain mo yun, no? 3 years, oh. Oh, kayo, ilang taon kayo niligawan? Oh, so tapos, pinaantay mo siya sa loob ng 3 taon bago mo sinagot. O so tapos nung sinagot mo, 20 ka na. Eh, mabuti di ka pa rin nakaalis. Okay. Nakaalis doon sa amo mo. Mm-hmm. 20 na. Tapos doon kami, nagpunta kami sa bahay ng kapatid niya. Ay! Ano ginawa niyo doon sa bahay ng kapatid niya? Sabi niya, sama ka sa akin kasi gusto kita ipakilala sa kapatid ko. Sabi niya. Tapos nung doon na ako sa kapatid niya, yung kapatid niya nagalit. Bakit naman nagalit? Anong rason? Sabi ng kapatid niya, hindi lang ikaw ang babae ang dinala dito sa bahay. Hala! Ewan ko, bot sa langaw. Iba-iba daw yung mukha na dinadala dun sa bahay. Tapos sabi ng kapatid niya, para yung bahay ko, parang hotel naman tong bahay ko. Lagi-lagi mo lang dinadala ng babae. Sabi ganun. Yari. Tapos?
Tapos nung tinanong ko yung kapatid niya, sabi ko, ate, pang ilan ako? Sabi niya, pang sampu pa. Ewan ko, bot sa langaw. Ganun? O, so tapos ano reaction mo nung na, mismo nabuko, binuko ng ate niya? Si... Nag-uwi ako, nag-uwi ako dun sa amo ko, alas 12 ng gabi, nag-uwi ako. Hello. Nadala-dala mo yung sama ng loob, sakit na naramdaman mo dun sa nalaman mo sa lalaki. Siyempre, nasagot mo na siya eh, sabi nga lang ba? Mm-mm. Pero wala pang nangyari sa inyo nun. Wala pa. Oh. O so tapos? Sabi mo, nag-uwi ako sabay ng amo ko, nag-iyak ako DJ, parang baliw. Oh. O tapos? Hindi, pag-uwi mo dun, parang baliw. Sabi na ako na babae, oh, bakit ka umiyak? Tapos bakit ka umuwi? Sabi mo, bukas ka pa uuwi. Sabi ka nun. Tapos wala, hindi natuloy yung plano. Ano kaya yung plano na yun? Oh, so tapos, hindi, nung gusto mo nang umuwi, bakit anong oras kayo dumating dun sa bahay ng ate niya? Alas 10. Alas 10. Eh, dalawang oras ka lang dun. Dalawang oras lang ako nag-chichikahan. Abang nag-uusap kayo ni ate niya, ganito. Ay, ganito, pang sampo ka na din nila dito ng kapatid ko. Ganyan-ganyan. Ano reaction ng lalaki habang nakikinig? Hindi niya pinipigilan si ate niya. Huwag mo sabihin. Sabi niya, te, ano ba yan, te? Sabi niya ganun. Ba, nangamalay mo, pang sampo. Kung dinala dito, baka siya na yung panghuli. Sabi niya ganun. Oh, tatapos? Sabi naman kapatid niya, maniwala ako sa iyo, baka mamaya may pang-unsi pa yan. Hindi nga nun, pang-unsi pa yan. Maniwala, ano lang daw, mga ilang buwan lang daw, maghiwalay. Tapos maghanap siya ng iba, maghiwalay-hiwalay, ganun. Parang ano ba, parang ang bilis lang magkahiwalay. Ah, ganun. So, bali, sinasama niya talaga yung babae sa bahay ng ate niya. Kumbaga, nagkipag-live-in na, ganyan. Habang di naman tumatagal. Oh, parang ganun na. Parang nakipag-live-in ang ganun ba? Uh-huh. Ayun lang. Pagkatapos, ano, alas 12, mayroon din akong nakausap doon, doon sa baba. Nakatambay, ganyan. Oo. Ngayon daw siya, may-ari daw yan ang bahay kasi nangupahan lang daw yung sila, yung ate niya, nangupahan na ng bahay. Mm-hmm. Tapos sabi ng may-ari ng bahay, ay nako, may bago na namang, may bago na namang bibiktimahin yung nangupahan dyan sa taas. Huwag ganun. Wala daw yan daw yun, wak-wak daw eh. Siyempre, ano kaya yung pakiramdam mo na habang pinag-uusapan yung ganyan, no? Narinig mo? O, so tapos ano ginawa mo? Wala, nagsabi na ako, ay, ganun ba ate? Sige ate, ano na lang ako, uwi na lang ako sa amo ko. Tapos sabi ng boyfriend ko, uy, wag kang umuwi kasi baka anong mangyari sa daan. Sabi ganun. Sabi ko, concern ka pa, tapos marami na palang nangyari sa buhay mo. Sabi ko ganun. Tapos sabi niya, malay mo kung ikaw na yung huli. Sabi niya gano'n sa akin, may malay pa pala, DJ. Ano ba yan? Ewan ko, sabot sa langaw. Ah, ngayon, ano sa natin nangyari? Umuwi, ikaw lang mag-isa, hindi ka niya hinatid o kahit dun man lang sa kanto? Hindi niya ako hinatid, DJ. Ako lang talaga nag-uwi. Tapos hindi ko pa naman alam kasi kasi first time ko ba lang nagpunta dun sa sulok-sulok sa kanila eh. Sa may katipunan? Oo, kasi parang dikit-dikit. Sobrang galit ko siguro at saka iiwan ko parang hindi ko alam yung sarili ko noon eh. Mm-hmm. Sabi ko, bakit ako pumatok sa tao na may sampu? Pang sampu na pala ako. sunod? Edi umuwi ka ngayon. Ikaw, habang naglalakad ka, si Arway ka ngayon. Hindi na tuloy yung plano. Akala ko mapasukan na yung aa ko. Ganyan. Kaya kinaumagahan Lunes, nagpunta siya sa bahay. Ano ginawa? Nagpunta siya sa bahay ng amo ko. Ano naman din yun kasi walang pasok yung mga bata noon eh. Kasi ng holiday, walang pasok.
Nagpunta sa bahay, nagdurbil siya, DJ. Alas 9 ng umaga, nagpunta siya sa bahay. Durbil. Tung, tung. Oh. Nakabukas po yung amo na babae. Tapos, pagkatapos sabi niya, Madam, pwede ko ba makausap si Mary Ann? Sabi niya ganun. Wala si Mary Ann dito, nag-alis, inutosan ko, nagpunta ng SM. Pero nagpunta din ako ng SM, ng DJ, kasi nagbili ako ng gatas ng mga bata eh. Oh. Nagpunta ako ng SM. Tapos nang sabi niya, pwede ko pa po siya, Madam, mahintay, sabi ganun. Mm. Eh sabi naman ng amo ko na babae, sige pasok ka dito. Yes, siyempre pinapasok niya eh. Oo, oh, pinasok niya. Oh. Sabi niya, sige pasok ka dito, antayin mo muna. Sabi nga nun, sige mag-ano ka muna dyan, mag-tapi ka muna. Kasi nakapunta na siya doon sa amo ko eh, mga tatlong beses na siya nakapunta. Hmm, so tapos eh, nagkape. O siyempre eh. Oh. Nagkape. Sila nagwindo doon ng amo ko na babae, sabi ng amo ko na babae sa akin, sabi niya, nag-usap daw sila. Tapos sinabihan daw niya na, bakit umiyak si kagabi ganyan? Ako daw umiyak daw. Pagkatapos sabi naman nangasabi naman niya, paano kasi mo ate ko kasi madam, sinabihan pa naman na pang-sampo na daw si Mary Ann. Kasi kung babae, siyempre ganun talaga yan, kahit naman sino babae, siyempre magagalit yung pang-sampo na siya, maalay mo may pang-unsi pa yan. Sabi ganun ng amo ko babae. Tapos nung nang sinabi niya, Madam, pwede ko talaga siya mantay kasi gusto ko siya makausap. Ganun. Mahingi daw siya na sorry sa akin. Sorry daw. Di nung dating na ako, siyempre, pag may tao, may mag-dodorbil yan sa gate, hindi nang pwede papasok kung hindi makadorbil eh. Tang-tang! Tapos sabi ng amo ko na babae, mayroon tita sa loob ng sa bahay. Sabi ko sino, ma'am? Sabi na, yung boyfriend mo. Ganun. Sabi ko, hala, bakit siya napunta dito? Nakakaya sa inyo. Sabi niya, bakit ka naman mahiya? Boyfriend mo naman yun. Sabi nga ng amo ko. Nag-alis yung amo ko na dalawa. Kami lang iniwan dun sa bahay. Nag-usap kaming dalawa. Sila pa umalis, DJ. Parang, sila yung may-ari ng bahay. Sila pa umalis. Pinagbigyan kayo, may privacy kayong dalawa ngayon. O ano nangyari? Ano pinag-usapan nyo, Arover? Nag-usap ni DJ. Bigla kong tumulo yung luha nyo ba? Parang nag-iyak siya. Iyak siya. Umiyak talaga siya, DJ. Grabe. Drama nga yung drama. Tapos, nang nag-iyak siya, bigla niya ako naiyakap. Wow. Sabi niya, sorry daw. Sabi ko, bitawan mo nga ako. Oh, tapos? Sabi niya, ikaw talaga ang mahal ko. Sabi niya, ganun. Sabi niya, wala nang iba. Ikaw na talaga ang mahal ko. Sabi niya, ganun. Siyempre, nag-usap niya, mahal daw niya ako eh. Sabi niya, pwede mo ba ako pagbigyan kahit isang chance lang? Tapos, ano ginawa mo? Sabi ko, pag-isipan ko muna kasi baka mamaya mayroon pang kapalip sa akin pang unsi. Sabi ko, ganun. Parang iniisip yung pang unsi ni Jay. Sabi niya sa akin, wala na talagang pang unsi. Pang sampo lang talaga to sinabi pa niya, DJ. Sabi ko, bakit kasi ang dami mong girlfriend tapos hindi mo naman siniseryoso. Sinabi niya sa akin, nabuntis daw yun. Nabuntis niya? Oo, nabuntis niya. Tapos ininuman daw ng gamot, di ang bata na nalaglag. Allah, tapos? Ayaw naman daw niya sa babae na inano yung buntis ba, parang pinapakuha yung bata. Ayaw niya. So, niwalayan niya. Tapos, nung pangawa, ganun din, nabuntis din. Tapos, pinalaglag daw, nang ininuman ng gamot. Hindi naman mapalaglag yun kung hindi siya pumayag eh. Hindi nga, kasi sila eh, parang minsan-minsan lang kasi sila nakikita kasi pareho sila may trabaho tapos hindi din sila nagka-live-in. Parang kita-kita lang ba? Ah,
O, so tapos, puro laglag, sus maluwi ka. O, tapos, pangatlo. Ang pangatlo niya na, ano, na naging, na, nagiging girlfriend, na buhay yung bata. Buhay! Buhay yung bata. O, tapos. O, nabuhay yung bata. So, ibig sabihin, hanggang ngayon, buhay pa. Buhay ngayon, DJ. Kaso lang, iniwanan siya, nag-uwi din ng probinsya yung, ano yung... Babae. Babae nag-uwi ng probinsya tapos hindi na nagpakita sa kanya. Ah, dala yung bata ngayon, yung anak. Oo, hanggang ngayon hindi na niya nakita. Pero ewan ko, nakikita daw niya sa Facebook eh. Mayroon daw account sa Facebook, ewan, di ko alam. Ambot sa langaw. Ewan ko, ambot sa langaw. O, tapos? Tapos yung pang-apat, ano, 50 plus yung edad. Ilang taon siya nung time na yon? Hindi naman makaanak. Ayaw naman daw niya sa babae na hindi makaanak. Lupit ah! O tapos? Romance lang sila, 2 months. Tapos sabi daw niya, maghiwalay na lang tayo kasi gusto ko talaga yung bata. Kasi ganun. Mm-hmm. Hindi, nag-iyak-iyak yung matanda si Quinta, nag-iyak-iyak kasi mahal na daw niya yung lalaki. Okay, si Kumare. O tapos? Tapos, hiwala na sila. Wala na. Naghiwalay na sila. Tapos walay yung na. Panglima. Tapos yung panglima sa ano na nga sa ano nagtrabaho sa bangko. Wow. O sa bangko. O tapos? O yung panglima pala, nung ano daw sila, nung nag-uok, ag-aa daw sila, hindi na daw virgin. Oh, hindi na virgin. Aso ibig sabihin, gusto niya talaga mga birhen, ganyan. Tapos, sabi pa naman daw ng babae, pinapakilala ng babae, virgin pa daw siya, wala pa daw siyang anak. Ah, so ngayon pumasok yung oo sa AA, hindi na dumugo. Maluwag. Ma? Maluwag. Ewan ko, ibot sa langaw. Ay, doon ngayon. Oh, eh nung nalaman niyang maluwag daw, edi hiniwalayan niya. Iwan na niya. Nang hindi na niya pinakita, nang hindi na siya nag-ano, hindi na siya nagpakita. Grabe, chusy naman tong naging asawa mo ah. It's grabe. Gwapo talaga, gwapo as in. Hindi man siya gwapo, DJ ah. Pangit man siya para sa akin nga eh. Bakit nakasampo? Grabe naman. Oh, tapos sunod nang sunod nang nagtatrabaho sa bangko, ano yung sunod niya na girlfriend? Pang-anim. Girlfriend, nagtindira sa Quiapo, yung mga damit. Tapos, pa? Pumapunta siya ng Quiapo daw, DJ, kasi nagsimba daw sila, kinukuha niyang babae doon, nagsisimba sila doon. Ah. Nagtitinda ng mga damit, ganyan. Tindira na mga... Tapos hindi niya pinapalagpas, DJ. Pagkagabi, sinusungkit niya. Ewan ko kung saan sila pumapunta daw eh. So tapos ano, bakit hindi rin sila tumagal ng pang-anim na yon? Tindira sa Quiapo. Pang-anim, ewan ko pa sa kanya rin. Dami talaga sa kanya. Ano eh, hindi ko kasi alam sa kanya. So, tapos sunod sa'yo, sunod doon sa babae sa tindira sa Quiapo, ano sunod? Yung pang pito, siyempre nakilala-kilala muna, eh yung nakilala pala niya, pinsan pala niya. Kasi pareha sila ng apelido, tapos nung tinatanong siya nga sinong mama mo, sinong papa mo, eh nangkilala naman siya pala ng ano ko ngayon, ng asawa ko ngayon. Sabi niya, ay, pinsan ka na tayo, tanga ka, sabi niya gano'n. Mabuti nga, nagpakilala nga din siya, hindi nga niya tinuhog eh. Ay, hindi niya natuhog yung pangpito? Hindi pa, kasi nagtanong-tanong muna siya, malay mo kung may ano yun, pinsan niya o ano. So tapos, mabuti na lang, hindi niya natuhog yung pinsan niya. Oh. Kasi nagpakilala muna siya sa ano yung apelido mo. Eh, yung doon kasi sa apelido yung maano eh. O tapos? Pareho tayo ng apelido. Naku, patay tayo nito. Baka nga yan, pinsan ko to or mga kamag-anak lang ba?
Oh, tapos, edi, pang pito na yun. Pang walo? Nung pang walo, may anim na anak. May anim na anak? May anim na anak. Pero si Mr. mo, ilang taon yung time na yun? Mga 25, no? Ganyan? Oo, oh, mga 24, 25, mga ganun. Oh, grabe. Oo, oh, pang-anim na yung anak ng pang pito niyang babae. Pang-walo. Ah, pang-walo. O, pang-walo ngayon. O, anim na yung anak. Ilang taon yung babae? Ang babae siguro, mga 55 yung babae. O, paano niya nakilala yung mga ganon? Pero hindi pa siya matanda, DJ, kasi nung yung mga picture nga ng yung mga picture ng mga babae niya, iniipon niya eh. Ay! Nilalagay niya sa wallet niya, DJ. Ay, nilalagay sa wallet. O, tapos yung naipon niya ngayon. O, collection niya. Kasi tinitingnan niya yan. Pag makahiga siya ba, ay ganito yung naging karanasan ko dati. Hindi ko pwede mo, sabi ko sa kanya. Tapos, ipangwalo yun. Eh, bakit hindi rin sila tumagal ng 55-year-old na yun? Hindi pa siya nagustuhan ng mga anak. Ah, okay. Kasi baka kaedaran niya lang yung mga anak nun o baka mas matanda pa yung mga anak ng babae. Tapos nag-ano sila doon, DJ? Nag-live-in sila ng 3 buwan eh. Doon sa bahay mismo ng ate niya? Hindi, nung sa bahay ng babae yung girlfriend niya. Sa mga anak. Yun lang. O sa tapos, dito sila tumagal, 3 months lang. O sunod, sino, pang siyam? Ang pang siyam, DJ, yung naging, ang naging kilala ko man din sa circle na lagi-lagi kaming nagtawagan ba, nag-text-text, lagi kaming nag-text-text ba. Tapos sabi niya, ay, may boyfriend na ako. So, hindi pala niya alam yung boyfriend niya, boyfriend ko rin. Sure, okay. Ah, bali. Tambayan talaga ninyo kasi yung circle dito sa Quezon City. So ngayon, may nakilala ka doon na babae. May babae ka na... May nakilala ka na babae doon, naka-textmate mo, ganyan. So nagsumbong sa'yo, ganito, may boyfriend na ako, ganyan. Pero di niya alam yung boyfriend niya, boyfriend mo din. Halimang beses kami nakita-kita ng babaeng yun. Sabi niya, huy, baka pwede naman kita maging kaibigan. Sabi niya gano'n sa akin. Eh, wala kaming ka-ano-ano sa circle kasi mag-iisa lang. Mm-mm. So ngayon? Sige, so pagka ilang months na lang pala, may boyfriend. Ang saya ng babae, DJ. Ang saya. Yes, may boyfriend. Ako, may boyfriend ako. Sino yun? Sus, yung nagbunta man yung boyfriend ko, boyfriend, din niya pa na. Parehas kami ang boyfriend. Oh, mabuti. Hindi, wala pang nangyari doon sa inyo ng boyfriend mo. Noong nalaman mo. Meron na. Ganito na nga 2005, wala na. Tukang na. E di may nangyari na sa inyo noon. Tapos may nangyari din dun sa isang kaibigan mo. Okay, nauna daw siya. Panghuli lang kasi ako. Ayun na. Nauna daw siya na mangyari sa kanila. Oh, tapos? Digital Love Lines. Gulat kaya ako, DJ. Sabi ko, hula, isang babae, nangadalawang babae, naging dalawa ang ganun ba? Isang lalaki, naging dalawa ang babae. Oh, edi, balikan natin, Paano mo, nung iniwan kayo ng amo mo na yon sa bahay ninyo na nakipag-ano si Mr. mo sa'yo, nakiayos, dalawa lang kayo doon iniwan sa bahay. Yung dalawa mong amo, yung mag-asawa, umalis. Iniwan kayo doon sa bahay. Anong ginawa nyo? Wala. Wala kaming ginawa sa bahay nila kasi nagrespeto man din kami sa bahay ng amo namin eh. So ngayon, saan nyo ginanap yung unang pagpasok ng AA sa UO? Ang pagpasok ng UO sa AA? Sa Cubao po. Sa Cubao? Dito sa Cubao? Dito? Dito lang saan? Sa katabi ng Mercury o sa katabi ng 7-Eleven? Iwan ko, hindi ko alam sa matandaan. Gabi yun eh. Basta ang sabi daw niya, Cubao daw yung pinuntahan namin. Ah, tapos ganun. Nakita ko yung farmers ba? Ah.
Ah, doon yun sa may ano, papuntang San Juan, sa may may MRT. Pa-im- oh, sa im- yun MRT. Yung mga ganun. Oh. O, so tapos, pwede pumasok kayo ngayon sa may Sugo dito. Oh, ano yung ginawa nyo? Sabi, siyempre, DJ, ano eh, first time mo pa makatapak ng ganyan na ano ba, hmm, na building. Hmm. Pero siya, nakapasok na siya. Siguro. Ang dami na sigurong business eh. Pero ano, siyempre malaman mo yun kung eksperensyado talaga siya. Alam na yung pasikot-sikot, ano una niyang ginawa, paano makapasok. Oh. Parang alam nga niya lahat, DJ. Alam niya lahat eh. Kung alam niya lahat. So galing kayo ng Katipunan, galing ka ng Circle, pumunta ba kayo dito ng Cubao? Tapos dyan kayo nag-check-in? Sa Cubao. Tapos sabi ko sa kanya, saan tayo magpunta? Sabi niya, punta tayo sa kwarto. Kwarto? May anong gagawin natin doon? Ada ngayon eh. Ano yung ginawa niya? Una siyang pumasok, usabay kayo, ano na inakbayan kanya, tipong ganun o unang pumasok sa cashier, ano? Siya ang nag-unang pumasok digit, tapos niyaya niya ako. Sabi niya, "Halik ka na." Sabi niya ganun. Eh siyempre namatay kaya yung tuhod ko, Daisy. Ano kayong gagawin nito? Pero sa tingin mo, hindi mo alam yung gagawin niya? Posible naman hotel na yun, nakita mo may sugo. Nang may ano ba nang sa bukid, may sugo ba wala man. Ewan ko, bot sa langaw. Sabi nga. Hindi mo alam kung ano yun. Hindi mo nakita yung nakaganyan. Ay, abaniko ba yung sa sugo? Abaniko yata yun. Abanikong parang Chinese, parang Japanese yung mukha. Ano na siguro yan, pamaypay. Ah. So tapos, edi pumasok, bumayad siya dun sa may, ano ngayon, dun sa may atindan, o sa tawag dyan, sa information, dun sa cashier, nagbayad siya, tapos tinawag niya sa labas, umakyat kayo, ano ginawa niyo pagkatapos? Sabi niya sa akin, na ano muna, kwento-kwento muna, kwento-kwento. Mm. Nagpapalit, kasi ano lang pala yung DJ, 3 hours lang pala yun. Oh, 3 hours, oh, tapos? 3 hours lang doon na. Tapos kasi, sabi niya, lagi-lagi siya nakatingin sa ano niya, but sa ito ba sarili niya? Binibudget na yung oras. Ito kasi, ano ba pinasukan yung kwarto, magkano ba yung binayad niya? Yung binayad niya kasi, DJ, ano, mga 400 to 500 masiguro yun. Ganun, 3 hours. Ilang taon na nakaraan nun. Eh, siguro, class A yung pinasukan ninyo. Ano yung nakikita mo sa loob? Ha? Ano yung nakita mo sa hotel nung pumasok ka? Kasi class A siguro yun. Mahal na yun yung time na yun eh. Ilang ngayon, mahal nga eh. Hindi ko naman alam yun eh. Kasi first time ko ba rin nakatapak ng may tiles. Kasi alam mo naman sa bukid, putik-putik. Ewan ko, bot sa langaw. Ewan ko, bot sa langaw. Tapos, edi pumasok kayo sa hotel. Oh, tapos di ka naman natakot, di ka nagtago sa mukha mo, ganyan-ganyan. O oh, hinawakan ka niya, pumasok kayong dalawa. Ano? Wala. Wala naman, DJ. Kasi nung ano, sabi niya sa akin, sabi niya, pwede ba ako mag-request? Sabi niya gano'n. Wow, wow, request. Ano yung request niya? Request mo kanta. Sabi ko rin ng gano'n eh. Nag-joke-joke ako sa kanya. Ano kaya na request mo kanta? Sabi niya, ano bang ibig sabihin pag pumasok sa ganitong lugar? Sabi niya gano'n. Eh sabi ko, hindi matulog. Hindi matulog, malay ba? Ano yung hindi naman pumasok siya una, tapos pumasok ka rin. Ano, bukas yung, patay yung ilaw, siyempre, tapos pinailaw yung ilaw, doon na kayo sa loob, dalawa. Ano yun yung ginawa? Sabi ng naghatid doon ng kumot at saka yung unan, may naghatid kasi doon eh. Ano sabi ng naghatid? Sabi niya, ma'am, congrats mamaya pag ano daw namin paglabas. Sabi ko, ano bang gagawin doon sa loob? Congrats sabi niya o good luck? Congrats. Congrats yung sinabi niya rin, hindi man good luck. Dahil naman kung nanalo sa loto eh, gay congrats. Digital Love Lines. So, tapos, ano ginawa niyo dun sa loob? Hindi patay yung ilaw ngayon, pinailaw ni Mr. Mo, ganyan.
pinailaw, tapos sabi niya sa akin, sabi niya, paandarin natin yung aircon. Kasi, may aircon yan eh, may aircon. Mm-hmm. Sabi ko, patay mo yan, kasi ayaw ko niyan. Siyempre, walang aircon sa bukid. Oh, tapos, edi pinaandar niya ngayon yung aircon. Nilalamig ka. Alam mo, DJ, natawa ako dun kasi naubos lang yung ano, naubos lang yung oras sa kwento-kwento ba, hindi talaga siya naka-ano. hindi mo... It's, ano, 5 minutes bago mag 3 hours, may nagtawag na sa telepono, ma'am, ano na kayo, wala na kayong oras. Ngayon, wala, hindi siya nag-attempt na ganito, maghipo-ipuin ka, ganyan, para makaano siya, makascore, wala. Wala man, DJ, kasi sinabi ko sa kayo, yung kamay mo, steady mo yan na, huwag mo yung iiko kung saan-saan. tapos? Sabi niya sa may doon, naka-steady lang, hindi naman gumalaw. Oh. Tapos na kasi wala nang kami 3 hours na kami, hindi siya naka-aas ka oy. Talagang hindi siya nang persa na ganito, yakapin ka na mahigpit, ganyan-ganyan, o para landiin ka niya. Sa dami-dami niya ng experience, sa 10 babae hindi. Na yung tinira niya. Niyakap niya ako, higpit ng higpit. Sabi ko, wag kang kasi mainit. Sabi, kaya kapandarin natin yung aircon kay mainit man. Ano, sabi, wag kasi ayaw ko niyan. Sabi, ganun ha. Yung oras nga namin, naubos lang doon sa mga pinto-pinto na walang kamalay-malay. Ano ngayon? Hindi siya talaga naka-score sa iyo na ganito. Sa loob ng 3 oras, wala. Oh, nung tumawag yung sa ibaba, nung tumawag yung sa telepono, sabi, 5 minuto na lang tapos na yung oras niyo, pa-extend pa kayo, tipong ganun, no? O ano sabi mo? Ano sino nakasagot siya? Ikaw sumagot. O tapos ano sabi mo? Nandito lang sa kabila yung telepono ba? Tapos yung pagsagot ko pa ng telepono baliktad. Ano, dalawang kama yung nakuha ninyo? Dalawang kama? Dalawa parang magkabilaan. Ah, kaya mahal pala. Kasi 500 nung time na yun, no? Ilang taon na yung nakaraan, mahal na yung 500, no? Sa 3 hours lang. O so, tapos ano sinabi mo sa kanya? O ganito, tapos na yung oras natin. Sinabi mo dun sa lalaki. DJ, nagalit siya. Pinagtapon niya yung unan. Ewan ko, bot sa langaw. DJ, chill. So, pagkatapos, edi nagwala siya, tipong ganyan. Siyempre, masakit sa ulo kung tumatayo na yun. Tapos biglang bumaba eh. Kasi masakit din sa ulo. Masakit sa puso. Pagkatapos nung nagpunta na kami sa labas, may parang may binubulong siya sa akin. Ano binubulong? Sabi niya, ang sakit daw ng puso niya. Hindi na lang siya doon nagsariling sikap o yung tipong nagselfie-selfie, hindi siya nagselfie na lang para makakraos. Wala kasi kung makaraos na siya, baka mamaya matawa lang ako sa siya. tapos, edi, yun nga yung nangyari. Tapos, naglalakad kayo palabas. Ano nangyari? Nagalit siya. Ayaw na niya akong pansinin. Tapos nag-alis na kami, sinabi niya sa akin, ito may 50 pesos pa uwi. Uwi, nang uwi ka na sa inyo, sabi niya sa akin. Hindi man na kayo magalit. Binigyan ka ngayon ng 50 pesos, pamasahin mo pa uwi daw, uwi ka na lang daw. Tapos ano ba naman, DJ, madaling araw pa naman yun, mga alas 3 to alas 4, di syempre, matakot kaya ako nun. Ay hala, ang gabi pala kayo pumunta dito sa Cubao, sa Sugo. Tapos di pa nakascore. Di pa nakascore, kaya yung,
Yung ano, yung time na ubos sa kwento-kwentong walang kapulos. Ah, oh, hindi ngayon, binigyan ka ng 50, binigyan, kinuha mo yung 50. Oh, hindi, hindi ko kinuha. Mm. Sabi ko, samahan mo ako, ihatid mo ako doon sa pinanggalingan ko, kaya baka mawala ako dito, hindi ko alam. Hindi ngayon, saan ka niya hinatid? Sabi niya, umuwi ka mag-isa mo. Sabi niya, galit na sa akin eh. Uwi ka mag-isa mo. Oh, pero hinatid ka naman, hinatid ka na naman pag-uwi mo. Matagal pa, DJ. Matagal pa akong karinyo-karinyo sa kanya bago niya ako hinatid. Ay. Sige na, sa sunod, pagbigyan na kita. Sabi ko gano'n. Ala? Ewan ko, ba't salangaw? Pwede ngayon, nagkalma na siya. Hinatid ka pa uwi. Hindi pa rin niya ako hinatid, DJ. Hindi ka pa rin hinatid. Ngayon, di mo alam dito sa Cuba o na ginawa mo pa uwi. Sabi niya sa akin, sabi, Didi, inano niya ako ng iskis kung anong sakyan ko eh, kung saan ako bababa. dito yung sakayan pa 15th Avenue, dito sa 15th Avenue, papunta yan sa circle eh. Sa circle ka malapit, di ba? Sabi mo? At Adang Sura? Adang Sura. Tapos, sabi niya, sakay ka ng bus, may nakatatak doon da, ano, may nakatatak na Commonwealth. Ah, sa Commonwealth, oo, pwede din. So ngayon, sumakay ka. Nagsasaya ko. Tapos sabihin mo, baba ka sa Adang Sura, baka mamaya idiretso ko sa Commonwealth. Ewan ko, bot sa langaw. tapos nakauwi ako sa amo ko mga five na nang madaling araw. sabi ng amo ko, oh, ang aga-aga mo ah. Sabi ko, ang aga nga eh. Sabi niya, bakit ang saya mo? Sabi ko, wala lang, ma'am. Saan ka sumakay dyan? Sa farmers dyan sa labas. Ang daming bus dyan eh, dumadaan, papuntang Commonwealth. Marami dyan. Oh. Edy ngayon, ang tanong, kasi nga ikaw ay hindi pa nadali ni Mister. Gaano katagal nung nadali ka na talaga? Napasukan niya? Mga 2 months pa. After noon, 2 months pa? Paano? Kasi hindi ako nag-off ng 1 month na yun eh. Buong 1 month, hindi ako nag-off. Mm. Nung pag-off na, nag-off na ako doon na. Saan kanya pinasukan ang AA? Doon sa bahay ng kapatid niya. Wala yung kapatid niya eh, nag-alis eh. Ah, naumalis yung kapatid. Hindi pumunta ka ngayon, jackpot, walang tagaharang, ganito. Uy. Nag-uwi sa probinsya yung kapatid niya, doon na muna nag-stay ba kasi nagpaaral ang mga bata doon. Oh. Eh kami na sa bahay nila. At so ngayon, pumunta ka, wala nang magawa, no? Kasi nakapurmisa ka na eh, pabigyan mo na eh, no? Wala nang magawa kasi nakapromise na ako eh. Oh. Ano nang ginawa? Oh. Kasi ano yung reaksyon ng tao doon? Kasi dati nung pumunta ka doon, pinagchichismis ka, sinabihan ka na may-ari ng inupahan nila. Ay, pangsampo ka ng babae dinala dito, ganyan. O, wala nakakita sa'yo nung pumunta ka ulit doon? Sabi ko, kung pangsampo man ako, ang maano ko lang sa kanya, dapat ako lang talaga ang ano niya, ako lang talaga ang sa buhay niya. Tapos sabi naman doon may mga panuwal nang may mga ano doon. Hey, hindi yan, baka bukas iba na namang dadalhin niyan dito. Sabi nga naman. Sabi ko, edi okay, sabi ko ganoon man. Edi okay. Ano ko na kasi sa DJ, gusto ko na kasi siya eh. So ngayon, binaliwala mo yung mga tingin ng ibang tao nung pumunta ka doon sa bahay nila. Ganyan, edi dalawa na lang kayo doon. Dalawa na lang kami. Tapos DJ, ang ingay pa naman pala yung apakanda nila, ang ingay kasi ano yun ni eh, yung parang kawayan ba? Ah. Kawayan yung ingay. Ito ano ba yan? Pagkapak-apak mo lang ang ingay. Akala mo lang kung nag-ano tayo dito sa taas. Eh, mayroon kaya nakatira kaya sa baba. Kasi yung bahay kasi doon, ano eh.
yung up and down ba? Diyan sa may Katipunan? Katipunan, parang dikit-dikit bahay diyan, ano? Mga nangungupahan? Squatter, squatter. So ngayon, may mga tenant sa ilalim, may nangungupahan, diyan din kayo sa taas. Hindi siminto yung apakan. O tapos, anong ginawa yung dalawa? Siyempre, pag ganun yung plastada na medyo rinig yung langit-ngit. Doon sa ano, DJ, doon banda CR, kasi ano doon, siminto, parang siminto yung bandang CR. Eh, walang maka ano doon, hindi maingay. Love lines. Ano ang ginawa niyo doon sa may CR banda? Sabi niya, diyan ka lang muna kay maligo ako. Wow. Ganun, late siya. Naligo siya. O, ano oras? Ano oras yun? Ano yung DJ? Mga alas 9 ng gabi. Oh, pagkatapos, nakahapunan na kayong dalawa? Yun pala yung hapunan ninyo. Labas, nagbili kami sa labas ng ulam, tapos mayroon mo daw siyang kanin sa bahay, yun na lang kinain namin. pagdating ninyo, kumain muna kayong dalawa. Oo, nagkain muna. Tapos ang sama na ng tingin. Ang sama na ng tingin niya, DJ. Basta mamaya ka sa akin. May aso. Magbisita kaya ata. Yung aso tumatahol. Ay, gano'n yan, DJ. Nakarinig kasi sa boses mo. Italin din yung aso eh. Anong klaseng aso yan? Parang baka. Parang police dog, DJ. Parang police dog yung pinakamalaki. Kaya pala. O sa pagkatapos, edi naligo siya ngayon tapos yung kumain doon sa may CR. Eh, ikaw naman, ano ginawa mo doon? Nag-antay ka sa kanya? Ganito? Pagkatapos kumain, naghugas mo na ako ng pinakainan namin, siyempre. Naghugas ngayon ng pinggan ng kinainan ninyo. O tapos? Tapos noon, ano siya, nagpunta siya na siya, naligo siya. Sabi niya, punta ka na doon sa kwarto, magkiga ka na doon kasi alam ko na pagod ka sa lakad. Oh. So, siyempre, hindi ka naligo noon. Siyempre na napawisan ka noon, naglakad-lakad ka, yung pinggan lang yung hinugasan mo ngayon. Hindi kasi siya ang nauna, sabi ko mauna ka na. Tapos sabi pa niya sa akin, sabay na tayo. Sabi ko, ayaw po. Sabi ko, parte-arte pa. So tapos, ano sunod na nangyari? No, nangyari. Wala, DJ. Mga alauna ng madaling araw, wala na. Nahumpid na. Alauna, madaling araw nung inatake ka na ni ano? Oo. Alam na. hindi ka naman pwede makapag-ingay. Ang dami-daming tao. Tao sa kabila, may tao sa baba. Eh, siyempre, tumutawimik ka na lang. anong ginawa mo? Ginawa ninyo? Kasi ngayon sahig, di ba? Sabi mo, sahig ganina, maingay. So, anong ginawa niyong dalawa para hindi mag-ingay? Hindi, ganun nilang DJG. Ano nilang gandahan nilang para hindi mag-ingay. Paano niya nadahan-dahan yun? Siyempre, first time, no? Dahan-dahan talaga, no? Ganon. Alam naman niya, gagawin niya namang alam, eh. Alam niya ginawa. O di, first time mo, siyempre, masakit na mga parang anong pakiramdam mo nun, eh. Diba? Unang... Mayroong anong bas dugo, eh. Ha? Dugo. Ay, dugo. Allah. Edi, ano nangyari? Nakailan? Ang sakit. Ay, wala din siya. Ang sakit talaga. Mga ilang araw na hindi ako nakatayo. Allah! Hindi na ako umuwi sa amo ko mga ilang araw. Hindi na ako umuwi. Doon ako sa kanya. Isus na ako. Gabi-gabi masabuang. Short, why won't you let me love you before we run out?
Digital Love Lines. Oh, di, yun na yung nangyari. Kinabi-gabi ka, ilang araw ka hindi naka-uwi dun sa amo mo. O mabuti yung mga amo mo, di nagalit. Or di nagalit, or di nagtaka. Bakit di ka naka-uwi? Sa kanya, sabi ko, ma'am, dito ako sa bahay ng boyfriend ko. Tapos nung nagpunta ako sa amo ko, nag-alis na ako. Oh, malis ka na. So, bali, nagsama na kayo nitong lalaki na ito. Oh, nagsama na kami kasi ayaw ko na rin na mawala sa akin eh. Oh, siyempre, siya nakaunang pumasok sa AA mo. So tapos, edi tuloy-tuloy yung trabaho niya. Ikaw, walang trabaho ngayon. Nagsama kayong dalawa. Naging construction worker pa rin si Mister. Oh, tuloy-tuloy yung ano niya. Ako na nag-asikaso sa kanya pag tuwing nag-alis siya, nagbabaon kasi siya DJ para matipid man sa kita ba. Baon siya, kinakabaunan ko na lang para matipid sa kita. Pwede ngayon na nagsama kayong dalawa, dito pa rin sa may katipunan kayo nagsamang dalawa. Opo. Tapos gaano pa kayo katagal bago kayo umuwi dyan sa may Masbate ngayon? Leyte po. Sa may Leyte, sorry. Oo. Ano? Nakaanak na kami ng isa po. Nakaanak na kayo ng isa. So tapos? Nag-uwi kami sa parents niya. Tapos yung ate niya, nag-uwi naman dito sa bahay nila sa Katipunan. Parang nagpalit-palit lang kami ba? Parang nagbigyan kami ng ate niya ba na makabuo din ng pamilya. O so tapos, edi umuwi ka ngayon sa may probinsya, dun sa lugar nila, nagsama kayong dalawa, may anak na kayong isa. Kasal kayo ni Mr. Ma'am? Opo, kasal po kami. O, dun ka na kinasal sa lugar nila o sa lugar nyo? Doon na sa kanila kasi wala na akong parents eh. Ay, wala ka ng parents. Tapos ikaw pa'y panganay. O, ang panganay. Bakit po na maagang na maalam si parents mo, mga parents mo? Mga 40 plus si mama, tapos si ano, yung papa ko, mga 50 plus yata yun. Bakit sila namatay? Hindi na siguro DJ huminga. Bakit huminga pa sila? Ewan ko, ibot sa langaw. Ano? Ano yung para may mga karamdaman sila? O talagang ano? Kasi, pag ano kasi DJ, pag sa bukid kasi talaga magtatrabaho yung pasma. Sa bukid kasi nagtatrabaho eh. Nagtanim ng mais. Mm-mm. Hawak-hawak yung kalabaw. Mag-arado sa bukid. So ngayon, ikaw bilang panganay, ikaw ang tumatayo bilang magulang sa mga kapatid mo. Yung kapatid mo, tatlo pa. Oo, tatlong taon lang. Katulong sa kanila kaya nag-asawa man ako. Jesus. So ngayon, dyan ka na sa may anong lugar sabi mo kanina? Sa may Leyte, umuwi kayo na yung Mr. mo, dyan kayo na ninirahan ngayon. Pero si Mr. mo ganun pinatrabaho niya dito pa rin sa Maynila, construction worker pa rin. Padala siya Kinsinas katapusan lang. Kinsinas katapusan. Ikatayin ko na yung aso na yan mamaya. Asa tapos, Kinsinas katapusan, construction worker siya dito, magkano yung sahod niya? Kinsinas katapusan? First time mong pumasok, yung minimum daw, 480. Mm-hmm. 480 ang araw. Pero ikaw, pinapadalan ka na lang ng Kinsinas katapusan? Pinapadalan ko ng Kinsinas katapusan. Ako ba na nag-alaga sa mga piso? Mabiso, no? So tapos, yung anak, ay yung si Mr. mo ngayon, umiidad na ng 40 anyos kasi ikaw 34 or 41 na siya. Mag-42 na. Ah, mag-42. So, ilang taon na siyang hindi naka-uwi dito sa Manila, dyan? Hindi, DJ. Nag-uwi-uwi naman siya kada taon kasi yung celebration na fiesta-fiesta ba, pag fiesta, umuwi siya dito. Mm-hmm. Pero tatlo na ngayon yung anak ninyo. Tatlo na. So, tuwing taon na lang, isang business umuwi si Mister. Paano yan? Mas marami pa yung time niya dito sa Maynila kaysa dyan sa inyo. Hindi ka na naman nag-isip na ganito. Baka may pang-unse, may pang-dusi na ako nito. Ano, DJ? Kasi sabi ng ano niya, doon kasi kami nakatira sa mama niya. Sabi ng mama niya, ipagdasal mo na lang yung Mister mo na wala na siyang mahanap doon. Sabing ganun. Kasi kasal kayo eh, sabing ganun. Mm-hmm. Pero ramdam mo yan bilang isang asawa, kahit LDR kayong dalawa, ramdam mo po yun eh. Wala kang... Minsan,
Minsan nga po, namimiss ko nga po siya eh. Ewan ko, bakit sa langaw. Pero, wala kang naisip na ganito, naramdaman mo ganitong oras, baka, bakit siya, ano, hindi niya ako tinext, mga tipong ganun, baka may ginagawang ganyan. Wala, kasi may kakaranasan ka na, or may... Nung first time, DJ, nung first time ba niya ako, naghiwalay kami, nagpunta siya dito sa Manila, first time. Umiyak ako, DJ, umiyak ako. Kasi iwan ka niya. Pag tuwing gabi, pag nakatabi mo, wala ka ng katabi, wala na, maluwag na. Lalo pag ano ngayon, so ikaw, ano hanap buhay mo dyan? Dito sa ano lang, yung mayroon kasi kaming ano, mayroon kasi kaming kalabaw. Mm-hmm. Ako ay nag-ano sa kalabaw, paano doon, papunta sa Sapa, ipatuna. Ikaw nag-ano dyan sa may kalabaw, nagpapakain, nagpapahalaba, ganyan? Oo, ganyan. Tapos, nung 2018, sabi niya sa akin, ano ang gusto mong iano ko sa iyo, inang pasalubong ko sa iyo? Sabi, yung gusto mong ipasalubong sa akin cellphone, kaya ito. So ngayon binilhan ka na ng cellphone. Maraming cellphone dito sa Cubao, minsan nga 2,000 lang iPhone na eh. Oh, ano 'yung cellphone, ano 'yung cellphone mo? iPhone. Hindi, sabi niya sa akin, ano bang brand na gusto mo? Sabi ko, ano? Gusto ko yung Vivo. Yung Vivo, ang mahal pa naman ng Vivo. Ay sus. Yung Vivo binili niya sa'yo, ganyan. Sabi niya, sige Vivo ang bibili ko sa'yo kasi ganyan kita kamahal. Charot. So, kaya na kapag panood ka sa akin, kahit sa Facebook o dito sa YouTube, pinapanood mo ako. DJ, iwan ko. Sabi ko nga, nung naglagi ako nag-off ng Facebook, kasi nag-ano din eh, nagpakabit din kasi ako ng, ano, Wi-Fi. Ng Sky. Wi-Fi. Ah, Sky. O, tapos, kaya pala maganda yung signal mo, ano, kahit sa bundok ka. May ture eh. Ah, mayroong kawayan. May... May kawayan. May kawayan. Wire para ano, para may signal na mahaba. Ah, may antena. Ayan mo ma'am, pag mag-viral ka, pag sakaling marami mag-views dito sa YouTube mo, bigyan kita kahit magkano, isiran kita ng ano natin, ha? Ha? Kung kikita man ako ng 3,000 dito, ibigay ko na sa'yo pag sakali, ha? Next month. Kung marami mag-view lang ng video mo ngayon, ha? Panggastos mo dyan pag sakali. Keep in touch na lang ha. Pwede ka mag-PM-PM dito. Kamusta? O di kaya sabihin ko sa live pag sakali ha. May extra tayo. Bigyan kita ng 3,000. Ha? Pang ano mo dyan? Pang allowance mo. Ha? O yung anak mo ngayon, ilang taon yung panganay? Ano? 13 po. 13 tapos 11, 9. So mga elementary pa no? Yung ano, yung panganay ko, ano, grade 8 na. Ah, grade 8. So, bali, ikaw yung tumatay yung tatay dyan sa kanila, no? Yung tagapalo sa puwet, kung matigas yung mga ulo. Hindi man ako marunong malo, DJ, kasi hindi man sila makulit. Ay, mababait. Very good. Tanghali hapon, lagi sila nagdasal. Very good, di tama. Nagdadasal yung mga bata tapos ikaw na Facebook. Sa Facebook pag wala yung mga bata. Ano po? Ano po? Pag wala yung mga bata, ayun, nakabanat ako sa Facebook. Pero paan dyan na? Hindi na kasi magulo na eh. Pero mayroon ng cellphone, maglaro ako. Ay, wala na. Wala, wala na tayo dyan. Pero nag-Facebook si Mr. mo. Nag-Facebook? Nag-video call kayong dalawa? Ano lang, tawag lang siya, hindi kami nag-video call kasi yung low daw niya ng 100 para nang i-video call, ipunin na lang daw niya para sa amin. Pero siyempre, alam mo yung sahod ni Mr. dito, magkano yung kinisinas niya, katapusan. May estimate mo yun, malalaman mo kung saan na pupunta yung pera ng Mr. eh. Kaysa sa paipon niya. Mayroon akong contact sa ano niya, mayroon akong contact sa engineer niya, DJ. Ah, sumatino daw, mabait daw ko sabi ng engineer. Mabait. Nangasabi ng engineer, sabi niya, "Diba umuwi yung mister mo diyan? Diba mag-anuhan kayong
Ano ba? Bakit naputol? Naputol? Mag-anuhan kayong dalawa? Sabi niya, pag umuwi daw si DJ, si DJ. Sabi niya pag umuwi daw yung mister ko, di syempre alam na atat-atat na daw yun eh, kasi isang taon, isang beses lang. Mm-hmm. Sabi niya, tatakalin ko daw, tatapalin yung sa baso, ganito. Pagkalahati lang daw, mayroon na daw nabawas ng babae sa Manila. Oh, yun lang. Ah, oh, sige, pag-uwi mister mo yun, gagawin mo ha? Makakikuta naman eh. Sige mama, basta maraming salamat. Ang gagawin po natin, for the whole week, lahat na tumawag dito sa akin sa DJ Love Lines, mula Lunes ngayon, di ba? Lunes ngayon, hanggang Friday, magla-live ako hanggang Friday. Tingnan natin ngayon kung sino yung mas malaming income or mas malaki, maraming views. Yun ang manalo or maraming nanonood. Bahala na ako magbase doon. Basta kung sino lahat ng tatawag dito na gustong mag-share ng love lines nila, may magandang kwento sa buhay, yung kahit na malungkot, gawin nating masaya. No, no problem. Basta DJ Love Lines. Tuwing hapon po, alas 3, alas 4, alas 5 ng hapon. DJ Love Lines. Kung sino yung maraming views, no, hindi ko suluhin yan. Actually, kung sino ang mas maraming video, kikita ako dun eh. Pero hindi ko suluhin, i-share ko dun sa inyo. At least, nag-share kayo ng love lines ninyo, napasaya rin natin yung kapwa nating nanonood, may chance pa kayo manalo. Now, tingnan lang po natin kahit minimum of 1,000, ano, at least may 1,000 kayo dito padala sa pamilya ninyo kung kayo OFW, kung dito sa Pilipinas, hindi sa inyo isi-set. Ha? Ma'am, good luck. Maraming salamat. Thank you sa pag-share ng love lines. May gusto kang batiin, mga anak mo? Nasa school pa ngayon. Nasa school pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ah, wala. Yung mister ko, batiin ko na lang. Malay mo kung nanood yun. Magagalit yan. Sige, maraming salamat. Batiin mo. Go ahead. Apa, kumusta ka na dyan? Andito ako ngayon sa live ni DJ Jane. Pero hindi yun nanonood, DJ. Yung sister ko, DJ, lang. Opo. Mm-mm. Sige ma'am ha. Maraming salamat ulit. Good luck ha. Kung ikaw manalo ngayong week na ito. Ha? Sige po DJ. Thank Bye-bye. Oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time, 36 minutes after 5 o'clock. Ito po ang DJ Love Lines. Mapanood po ninyo sa inyong mga YouTube account, sa inyong mga YouTube the channel. Hanapin po ninyo ang OFW Emotion TV Radio. Mapanood mula alas 3, alas 4, alas 5 ng hapon. Banda dyan, no? Alas 3, alas 4, alas 5. Basta i-turn on nyo lang yung notification ninyo. I-select po ninyo yung all dyan para may notification kayo na matanggap pag na-subscribe ninyo ako, no? Kung gusto niyo mag-share ng love lines niyo, pwede po kayo mag-PM dito sa IMO number natin or sa ID natin, ano, +63 921 240 0622. Kwento po ninyo sa pag-ibig, karanasan po ninyo, kung anuman kayo meron po ngayon, no? At least katuwaan po sa atin, ano, ayoko ng problema, no? Gawin po nating masaya. Yan po ang DJ Love Lines, mapanood po tuwing hapon, Lunes hanggang Sabado. Kung sino po ang mas may maraming views, kunyari Lunes ngayon hanggang Friday or Saturday, pagsapit po ng next Sunday or next week, doon natin basihan kung sino yung maraming views. Depende po yun sa income ko sa inyo. Yun ang ibibigay ko sa inyo. At least, na-share natin yung blessing sa inyo. No? Ayoko na rin na nanggaling sa ibang tao yung ibibigay sa inyo, kundi sa pinaghirapan din ninyo. No? Okay ma, para ma-share lang tayo dito, katuwaan. Kasi sabihin naman natin sa kahindi. Yung itutulong natin sa kapwa natin dito, galing po yan sa views, no? Or sa mga nanonood ng video natin. Yun pa lang yung gusto kong gawin. Pero sa susunod, makakatulong tayo sa mas nangangailangan. DJ Love Lines, mga kaibigan, 38 minutos na kalipas alas 5 ng hapon. DJ Love Lines. Kita-kits po tayo mamayang gabi, alas 11 hanggang alauna madaling araw para sa Halak Tira. Mamayang gabi po sa mga nag-aanap ng mga forever dyan, no? Live po kayong mag-usap-usap dyan. So ang gagawin po natin mamayang gabi po,
alas 11 sa Halatira, alas 11 hanggang alauna madaling araw. Gagawin po natin ganito. Automatic, once tumawag kayo, pag babae yung unang tumawag, lalaki na automatic na hindi na ako makipag-usap sa inyo. Once na may tumawag na lalaki, dalawa po kayo mag-usap na. So bibigyan ko kayo ng 20 minutos. Huwag na kayo pwedeng mag-exist dun. So gagawin po ninyo doon sa 20 minutos na yun, eh, nag-uusap-usap kayo dyan na magkakilala kayo. Na magkakilala kayo, no? Ang basic lang, no? Tanongin yung pangalan, lugar, information, umaasawa, tipong gano'n, no? Huwag na siguro kayo magbitaw ng mga salita na below the belt na, no? Kasi baka nakaka-offend din. At saka yung iba kasi na bagong panood, napapaano, no? Baka sabihin nila, mga minsan kasi may mga nanonood na bago lang ba? So, minumura din kayo. Kita niyo mga previous natin mga video dyan last week, no? Kay Saijin to, grabe. At so pagkatapos, yun lang siguro, no? Gagawin natin, mag-usap kayo, info ninyo, gaano ka ka-height, gaano ka tangkad, gaano ka kabigat, ganyan, no? Kung binata ka ba talaga o dalaga ka, ganyan, ganyan. Yun lang siguro pag-usapan ninyo. Ha? Sa loob po ng 20 minutos. 20 minutos yung ibibigay ko sa inyo bawat group, no? Lalaki, babae na tumawag sa akin. Okay? So para maka-entertain tayo or maka-accommodate tayo ng apat na caller sa loob ng isang gabi. Tag 20 minutos kayo. Para fair, ha? Gamitin po ninyo ang 20 minutos na yan para mapasaya yung sarili ninyo at the same time para may remembrance kayo once tumawag kayo dito sa akin, no? Sa susunod, pag-iisipan ko pa kung paano kayo makapag-ano. Para kung sino yung mas masaya dun, may blessings din. Alas 5:40 oras sa Pilipinas. Thank you so much, ha. Salamat po sa pagsama po ninyo sa aking emotion ngayong araw po ng Lunes, apetya a 5 sa buwan ng Agosto. This has been Abian Bujel. DJ kita guys po mamayang gabi, alas 11 hanggang alauna madaling araw. In behalf kay Nanay Fairly Dance, mula po dito sa may Aurora, Cubao, Quezon City. This is OFW Emotion powered by Jal FM 98.7. Dito, ikaw ang bida. Magandang hapon, Pilipinas! Abian Mujer, Abian Mujer, Abian Mujer, Abian Mujer. Your favorite music from yesterday and today. Abian Mujer, Abian Mujer. Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. The Jam Jam is here! Do you feel Abian Mujer? Yes. Oh, good. They just got a great beat and great attitude. The music is freaking awesome. Like the music of it. I think it's really catchy. Between love and madness. Abian Mujer. OFW Emotion. OFW Emotion is now signing off. To God be the glory. OFW Emotion. Comments, suggestion, or objection, please send a message to Abian Mujel at www.facebook.com Angelou Araquel. OFW Emotion. If life is so short, why won't you let